sa inyong lahat. For today's vlog, guys, i-reveal ko sa inyo kung magkano yung sinahod po ng nauna kong channel. So, tatlo yung channel ko, guys. So, ito yung gumagana yung dalawa, guys. Pero yung isa ko is hindi pa monetize. So, magkano ang sinahod ni Kenneth Marie Vlog? So, yung channel ko na hindi na mabuksan. So, alam ng lahat kung bakit hindi ko na siya mabuksan. At I was very thankful to God all the glory. Kasi nag-pop up siya. So, na-confirm ko yung nag-take action ako regarding sa sahod ko. So, nakuha ko siya. At sasagutin ko rin yung mga tanong ng iba kung stable ba yung sinasahod ng mga YouTuber. So, magkano nga ba talaga yung mga sinasahod ng YouTuber? So, kung pagbabasihan po ang sahod ng mga YouTuber, meron po yung iba na umaabot talaga sa malaki kasi malaki yung number of views nila kasi 1,000 views, guys, is equivalent po siya sa $1. So, halimbawa, pag nagkaroon ka ng 1 million views, may $1 kada view. So, yun, ganun pag total. At sa harang din, sa ads po, doon din kumikita. Kung nag-skip ba sila, yung mga viewers mo, yung mga supporters mo, kung nag-skip ba po sila ng harang or hindi. So, kikita ka rin doon. So, hindi din po ibig sabihin na may 1 million views ka, pero nag-skip ng ads naman yung mga viewers mo, is hindi rin po, hindi ka rin po kikita ng malaki. So, hindi po stable ang income ni YouTube. Sa mga live streamer, kasi nagla-live streamer ako, so i-reveal ko yan. Kung marami kang members, maraming nag-renew ng members mo, may deduction po yan na 30%. Plus, kung maraming nagpapalipad sa iyo sa mga premiere mo or sa live streaming mo, meron po ang deduction na 30%. So, hindi po siya stable. Mas malaki pa yung sinasahod ko dito sa Saudi Arabia. Pero malaki yung pasalamat ko kasi nagbunga. Nakuha ko yung pinaghirapan ko. So, pinaghirapan ko ang channel na yan. Yung Kenneth Marie Vlog. Iniyakan ko yan nung nagpa-monetize ako, guys. So, i-reveal ko sa inyo na hindi naman ako nagsisinungaling. I was very open, guys. Open book naman ako at saka yung mga vlog ko is all about my life. So, yung sinahod po niya, ang kinita niya for almost 1 year and 6 months is around $110. So, around 5,000 lang, guys. So, yun yung kinita po ng first na YouTube channel ko. Dahil nga, hindi na po siya mabuksan. So, wala na siyang update ngayon. Pero still, andun pa rin yung harang niya, guys. So, malaki pa rin yung pasalamat ko sa Panginoon kasi yung pinaghirapan ko is nakuha. Diba, at least nakuha ko. So, ito yung ginagamit ko ngayon na channel. Meron pang isa na upcoming na channel pa-monetize rin. Hopefully, ma-monetize, diba? Sana. Kasi gusto ko din na may extra. Dapat may extra channel. Para sa akin, dapat may extra channel kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari, diba? Hindi ko naman in-expect na hindi ko ma-open yun. So, kaya gumawa po ako ng new channel. So, yun lang, guys. Yun lang ang konting update sa mga gustong malaman po kung bakit ako na YouTube. Ayan, nasa description box, guys, yung link. Para naman mapanood nyo doon sa aking isang channel at maharangan. Paharang naman dyan. Sana is ma-inspire kayo yung mga small YouTuber. Kahit naman hindi malaki yung kinikita, at least, diba, kumita. Nakita mo yung bunga ng pagsisipag mo sa YouTube, yung puyat mo, yung pagpupuyat mo at iyak mo, di ba? Yung nagpa-monetize ka, di ba? So, yun lang sana ay na-inspire ko kayo at maraming salamat sa lahat ng mga hindi nagsiskip ads, nagsusuporta, yung mga tumutulong. Yun lang, guys. Maraming salamat po. Bye!